Just bow your head as I lead you in prayer. Panginoon, salamat for tonight, for renewing our strength, for sustaining us by your provision, for protecting us all throughout sa mga travels, for being with us, which is, it's very important that we walk by faith, that your presence is with us, and your joy and peace is with your children. And I pray, may experience ng bawat isa ang presensya mo. And the word na aming maintindihan tonight will encourage us, will transform us, and will enable us to obey as we walk every day and as we follow you and even as we take up our cross daily. Thank you, Jesus. Help us. Forgive us for our we have sinned against you and against others. Help us and enable us to deny our sinful cravings and help us to really obey you every moment of our lives with a grateful heart. In the name of Jesus, we pray. Amen. So, talagang thank you, Ma'am Sheila. Shout out sa iyo. Nawala na po ako ng malay kanina. Talagang, ano yan, nandito na, sorry niya, 9:30 na. So, salamat sa Panginoon for restoring my strength. ganun pa rin. Appear tayo. Anyway, praise God, no? Just an update. Tuloy-tuloy lang yung mga outreach natin. Salamat, may mga bagong nakakaupo joining, may mga na-invite, may nakakadalawang beses na kasi ibig sabihin na-invite ulit. Praise God for opportunities that we can share the gospel every week. And salamat talaga dahil even mga family members ko, pinsan ko, tita, titos, they are with me here. And sa inyo din sa online, salamat for being our ministry partners sa gawain ng Panginoon. And I'm excited. So this coming July 2024 will be our second anniversary. And I'm praying na hopefully second anniversary, dalawang lechon. Bakit? Hindi pwedeng isa, kukulangin na. Grabe na. Grabing blessing yan. I'm coordinating with my ministry partners, especially my family, to really prepare for our second anniversary dito sa church planting sa Negros Occidental, specifically dito sa outside of Bacolod. Tatlong outreach na ngayon, isang outreach sa Bacolod, tatlo sa town dito sa Pulupandan. So that's the update. Now, Unstoppable God. Let's go to our PowerPoint. Ito yung ating pinaka-verse. Nire-request ko siguro si Lawrence to read our story for tonight. A reading from the book of Matthew, chapter 21, verses 1 to 11. When they had approached Jerusalem and had come to Bethpage at the Mount of Olives, Jesus sent two disciples, saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied there and a colt with it. Untie them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, 'The Lord needs them,' and he will send them on immediately." Now this took place so that what was spoken through the prophet would be fulfilled. Say to the daughter of Zion, "Behold, your king is coming to you humble and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a donkey." The disciples went and did just as Jesus had instructed them, and brought the donkey and the colt and laid their cloaks on them. And they sat on the cloaks. Most of the crowd spread their cloaks on the road, and others were cutting branches from the trees and spreading them on the road. Now the crowds going ahead of him and those who followed were shouting, "Hosanna to the Son of David! Blessed is the one who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest!" When he had entered Jerusalem, all the city was stirred, saying, "Who is this?" And the crowds were saying,
This is Jesus, the prophet from the Nazarene in Galilee. Okay, so far yan ang story, no? Makikita natin na palagi namang pumapasok si Jesus sa Jerusalem, but this time he is prepared to face his suffering, and specifically he is prepared to give his life on the cross. So hindi na siya nag-secret-secret. Usually noon, before this, pag meron siyang pinapagaling, sinasabi niya, wag mo munang sabihin sino nagpagaling sa'yo. Kasi meron pa siyang planong i-prepare ang kanyang followers, ang kanyang disciples. Kailangan niya pang ng time to train them. So this time, in the perfect time of God, talagang announcement na I am here, I am the Messiah, I am the one coming in the name of God. I am the one who is from the lineage of King David. Kasi ang pinaka isa sa mga sign that he is the Messiah is that person must be from the ancestry of King David. And isa yon sa mga punto kung bakit si Jesus ang Messiah, because he is also from the ancestry of King David. Bilang, siyempre, bilang Diyos na nagkatawang tao. Pero before King David, nandun na si Jesus. Bago pa ginawa ang mundo, nagkaroon ng David, nandun na siya, siyempre. We're just talking about the worldly lineage na doon siya nanggaling. So, also, ang pagiging paggamit niya ng colt or ng donkey, isa ito sa mga kaibahan niya. Bilang king, he's not waging war against Roman Empire or against any earthly kingdom. He is a savior king, which is also a servant, because donkey is a symbol of humility and servanthood. So iba siya sa mga king. He came to serve. He did not came to be served. Ah, grabe na. And napakaganda dahil lahat ng mga sinabi niya na sa mga disciples niya na kunin yung donkey na yon, may nakataling donkey doon. Pag tinanong kayo bakit nyo kinakalagan yung donkey, sabihin nyo, the masters need, the Lord needs them, and mamaya ibabalik din naman immediately. Ang ganda, no? Ibabalik din naman niya, hiniram niya lang. So, ito yung mga sinyales that Jesus, even His purposes, nakaplano na yan lahat at mangyayari na lang. Although sa atin, bilang tao, we make plans, but to God, He knows everything. He doesn't make plans. So, tingnan natin that His purposes are just happening in perfect timing. Puro yan. Mga prophecy na fulfill, di ba, dyan sa verse 4, yung mga nangyayari, yung mga sinasakyan niyang donkey, yung pagpuri sa kanya, coming in the name of God, no? Ay talagang fulfillment ng prophecy in the perfect time of God. So ito yung mga context na sinasabi ko ay mga makakatulong sa atin bakit ito nangyayari at maintindihan natin bakit siya sumakay ng donkey, bakit siya pinupuri ng mga tao, Hosanna, Hosanna in the highest, the son of David. No? Although si Joseph ang father niya sa earthly perspective, pero pag sinabing son of David, ang meaning nun, alam ng mga taga-Israel, siya ay hari. Blue blood, kumbaga. Okay, royal. Royal siya. So, yan ang nabasang verses ni Lawrence. Then, anong sumunod dito? Una-una talaga, nakikita natin dito that the presence of Jesus Christ is irresistible. Hindi mo ma-resist. You can never resist the presence of God. Na talagang ang mga tao sumusunod sa kanya, ang iba na sa unahan, shouting, Hosanna, the son of David. Pag dinabing Hosanna, praising the name of Jesus sa highest na papuri, sa pinakamataas na papuri, no? Na papuri na
talagang obvious that Jesus is king at hindi niya sinasawa yung mga tao. Ibig sabihin, totoo yung kanyang papuri. Totoo yung sinasabi ng mga tao na papuri tungkol sa kanya, that he is king and Hosanna, blessed be the one who is coming in the name of the Lord. So, hindi ma-resist even ng high priest ang presensya ni Jesus sa pagpasok niya, na talagang nagkaroon ng uproar, nagkaroon ng stirring. Talagang kung sa tubig pa ay ang tawag sa Tagalog, inistir. Sa Tagalog, yung tubig lulubog kasi merong stirring na nangyayari. Ha? Ano sa Tagalog yan? Mga Tagalog dyan, anong ibig sabihin na merong parang yung tubig, pag ginanon mo na, lulubog siya ang kulay kasi yung mga buhangin sa dagat. Oh. Anong tawag doon? Basta pag ini-steer na, talagang ibig sabihin something is happening na hindi kayang ma-contain. So ito, even pag binasa mo yung verse pa sa iba pang gospels, to the point yung mga high priest, yung mga punong priest, pinipigilan ang mga tao na sana wag silang sumigaw ng ganon kasi yung mga ganon para lang yung sa hari. Eh baka marinig ng mga Roman soldiers, di ba? Sabihin nila, so merong mutiny. Merong mutiny. May tinataas silang ibang hari. Hindi nila nirerespeto si Caesar Augustus, yung king nila sa Rome. So parang paparusahan sila. So ayon mangyari ng mga priest dahil pag nagkagulong ganon na parang merong mutiny, no, ay ipapasara ang temple. So ayon nila ng ganon, di ba? So gusto nila lay low lang. Pero bakit hindi nila mapigilan? The presence of Jesus is irresistible. Ganon din naman sa buhay natin, di ba? Pag si Jesus na sa buhay mo na, pag merong binubulong si Jesus sa'yo, ay talagang yung heart mo umaalab. Tama? Ganon din sa Bible study or when you are listening to a sermon, pag narinig mo ng boses ni Jesus, even yung bulong ni Jesus lang, yung whisper ni Jesus, hindi ka mapakali, kundi gawin yung sinasabi niya. Hindi ka mapakali, kundi mas lalo mo pa siyang mamahalin. Hindi ka mapakali na baguhin yung plano mo kasi yung sinabi niya sa'yo is more powerful. So the Word of God, the presence of God will really transform us pag tayo ay winelcome siya natin sa ating buhay. So ito ang isa sa mga titingnan natin, that Palm Sunday is not just bringing palmas, mga ano nga ang dinadala ng mga tao dito sa Pilipinas, anong tawag dyan? Dahon ng niyog yan, no? Sa Israel, iba yan, palmas na talagang palm trees yan, no? So, hindi lang to every year na gumaganyang-ganyang ka, punta ka sa church. This is about actually, are you welcoming Jesus Christ in your life? Useless yung pagsimba-simba mo kaninang umaga, pagdala-dala mo ng dahon ng niyog, no? Kasi Filipino version, niyog tayo. Pero hindi mo naman tinanggap ang presensya ni Jesus. Useless yon. Ang punto ng Palm Sunday is Jesus really the Lord of your life? Siya ba talaga ang sinusunod mo sa buhay mo? Sinusunod mo ba si Lord, si Jesus Christ? So tandaan natin, God's presence is irresistible. May sinabi yung isang tao, si Alan Redpath. Give up the struggle and the fight. Anong struggle and fight ito? Basahin natin. Relax in the omnipotence of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, mag-relax tayo dahil mas powerful si Jesus Christ. Hindi tayo ang powerful. Siya ang powerful. Look up into His lovely face and as you behold Him, habang tinitingnan mo siya, He will transform you into His likeness. You do the beholding, God does the transforming. There is no shortcut to holiness. Tayo, we are just looking at Jesus' face
Pero siya, ang gagawin niya, itatransform niya tayo. Hindi tayo ang nag-transform sa sarili natin. Kaya nga, relax eh. Ah, di ba may kalma na kanta? Kalma. Oh, praise the Lord, galing. Kalma. Give up mo na yung struggle mo na magbago, hindi mo kaya. Kalma. Wag mo nang labanan ang kalooban ni Lord. Kalma. Give up the struggle, give up the fight. Relax in the power of God, in the omnipotence of the Lord Jesus Christ. Just look up into His lovely face. And as you look up, look at the face of Jesus, as you gaze on the beauty of Jesus, ang ating part doon is we only gaze on His beauty. We're just the one beholding the face of Jesus. Tumitingin lang tayo sa Kanya. Every time we read the Bible, every time we pray, every time we worship Him with songs, we're just looking at the beauty of Jesus. Our part is to look at Jesus' face, and God's part is to transform us. Wala tayong ginawa sa buhay natin na nagbago sa atin. It was all Jesus' transforming power. Kaya nga, give up eh. Give up the struggle. Di ba, last time, sabi natin, na tutunan natin sa bulag na pinagaling, every breakthrough is not about what you can do. It's about what God will do. Tama? So nagkaroon ng compliment, di ba? Mas naintindihan natin tonight. Ang ganda, no? Na ako dito, Lawrence. Na-bless ako sa quotation na ito. Grabe, nabago ang pananaw ko. I mean, mas naintindihan ko na tayo pala ay we're just looking on Jesus. That's why Paul said, fix your eyes on Jesus. Ang gagawin natin, titingin tayo sa Kanya. Siya ang gagawa ng transforming sa buhay natin. Hindi tayo ang gumagawa ng. Okay? So, ano pa? Ito pa, si C.S. Lewis naman. The Christian does not think God will love us because we are good. Hindi tayo minahal ni Lord dahil tayo ay good. But that God will make us good because He loves us. Just as the roof of a sun house does not attract the sun because it is bright, but becomes bright because the sun shines on it. Nakakita na kayo ng sun house? Yan ay uso yan sa snow na mga lugar. Meron silang sun house na glass yung kanilang roof. So papasok lang yung light. Ginagamit din ito sa mga pag meron kang plants, nursery, na isang bahay na parang nursery. So sun house, nagiging bright yan, hindi dahil na-attract niya ang araw, but because ang araw nag-shine sa kanya. Ganon din si Lord. Hindi tayo good. Never ever say, mahal ako ni Lord kasi good ako. Mahal ako ni Lord kasi nagsisimba ako. Mahal ako ni Lord kasi gumagawa ako ng mabuti. Wrong. God will make us good because He loves us. Period. So wala talaga tayong ibubuga, kumbaga. Wala tayong dapat ipagmalaki before God. He is the one doing all the transforming. He is the one actively involved in your life. Kaya dapat nagpapasalamat tayo araw-araw eh. Kasi wala tayong kagalingan na galing sa atin. All glory belongs to Him. All the grace belongs to Him. That's why we are here today. Kaya nag-uusap pa tayo. It was because of God's goodness. But this time naman, pagbabasahin mo ulit ang gospel, after ng triumphal entry na nagpalaspas sila, winelcome nila si Lord, no? Nilagay nila yung mga damit nila sa road, parang red carpet, no? Kasi yung mga damit at palma na sa road, nag-pass by yung donkey na sinasakyan ni Jesus, parang red carpet. Ibig sabihin, hari yung pagkakilala nila kay Jesus. Then, and Jesus entered the temple area. Pag sinabing temple area, ito yung temple. Ito yung mga area around the temple. Nakita ni Jesus, ang daming nagbibenta
nagbebenta at bumibili sa temple grounds. So, kung di ako nagkakamali, na-preach ko na to, Lawrence. Pero kailangan ma-mention ulit kasi connected siya sa triumphal entry. And anong ginawa ni Jesus nung nakita niya meron ng buy and sell sa templo? He overturned the tables of the money changers and the seats of those who were selling doves. Bakit may money changers? Kasi maraming nagsisimba sa Jerusalem na Israelite sila pero galing sila sa ibang bansa, so iba yung kanilang pera. Hindi ka pwede mag offering sa Jerusalem kung gamit mo ibang currency, ibang pera. So you have to have these money changers na meron ng tubo, so may negosyo na. And also, bakit may doves? Kasi yung mga mahihirap, doves ang ino-offer. Tapos yung pari, kukunin nito para i-offer sa fire. Pag meron namang kaya, mga tupa or sheep. So parang ginawang negosyo ng templo ang pag-offering. Even yung pag-money changing para maka-offering yung mga tao galing sa ibang bansa, galing sa ibang lugar. So parang binigyan nila ng easy worship. Parang madali na yung pag-worship kasi ginawa na ng lahat ng simbahan para sa mga tao, which is mali rin ang simbahan. Also, at on the other hand, mali rin ang mga tao. Na imbis sila pa yung mag-take care ng sheep para i-offer, hindi na, bibili na lang. Grabe na. Isn't that also familiar sa atin ngayon? Meron ng mga pinapamadali na yung pag-worship natin, which is nagiging lazy na yung mga tao. Hindi yun pwede sa Panginoon. Nagalit nga si Jesus noon, ano pa kaya ngayon? Also, 13, sabi niya, it is written, sabi ni Jesus, my house will be called the house of prayer. Dapat ito ay lugar kung saan tayo nananalangin. Anong ginawa niyo? Ginawa niyong yungib na mga magnanakaw at tulisan. Ah, kasi nagnegosyo kayo dito sa templo. Isn't this also familiar today? Sometimes the church becomes a business. Familiar ba? And Jesus is not pleased. He is against it. Huwag na nating hintayin. Nagaganunin din tayo ni Lord. Babaliktarin din ang ating mga buhay kasi we're already making the church as a money na lang. And those who were blind and those who limped came to Jesus in the temple area. And itong maganda, he healed them. Bakit hinil niya? Kasi ito naman talaga ang purpose ni God sa simbahan. Maging blessing tayo, maging channel tayo ng healing sa iba, maging channel tayo ng encouragement, maging channel tayo ng salvation ni God, no? Makarinig sila ng gospel. Yun dapat. Life transformation dapat yung business ng simbahan. We should become an avenue for life transformation. God will transform, but we should be Christians, and the church must be a channel, a place of transformation, of restoration, of reconciliation. Pero nangyari, ang layo na sa kalooban ni Lord yung ginagawa ng church during Jesus' time. Hindi ba ganun din naman karamihan ng churches na ngayon? Hindi na ginagawa ang ministry ni God, puro na lang pampayaman. The church should be doing healing. The Lord is the healer, but we should be a place of healing. Hindi yung pumupunta na lang tayo sa church kasi gusto ko ma-bless. You miss the point of God. You miss the purpose of God. We go to church to become a blessing to people. May hawak-hawak pa tayong palaspas para ilalagay sa pintuan para i-bless yung bahay mo. It's always ganun yung mindset natin. Mali yun. Basahin mo ang Bible. We go to church to bless the name of God. Hindi para ikaw ma-bless palagi. Dala-dala pa tayo ng palaspas. Kung babasahin natin ang Bible, gusto lang natin ma-bless tayo. Hindi yun. We should bless the name of the Lord like these people. They're saying, Hosanna in the highest. They're praising the name of Jesus. They went there
to lift up the name of Jesus. Hindi sila nagsimba para sila yung i-lift up, para yung negosyo nila maging buenas. Huwag mong gamitin si Lord. Hindi mo kayang gamitin si Lord sa gagawin mo siyang buenas-buenas. Sisimba ako kasi Holy Week para i-bless ako. Sisimba ako para i-bless negosyo ko. You can never use God unless, actually, on the other hand, God will be the one using you. Nakikita niya ang simbahan ngayon? Minsan, baliktad na rin. Instead na maging blessing, pumupunta ang tao para ma-bless. Ang layo na natin sa kalooban ni Lord. Be careful. Verse 15, when the chief priest, mga punong pare, and the scribes, mga nagsusulat ng scriptures, saw the miracles, saw the wonderful things he had done, instead na masaya sila, sila ay nagalit. Nakita nila yung miracles ni Jesus, pero sila ay nagalit. Ano yun? Parang iba. And the children who were shouting in the temple area, kasi pinupuri si Jesus, ito nang na-mention ni Lawrence, yung mga bata, parang musika yun sa tenga ni Lord, na they are praising the name of the Lord. And they became indignant. Nagalit yung mga punong pari. Bakit pinupuri niyo yan si Jesus? Hindi naman yan Lord. Hindi naman siya God. And they said to him, do you hear what these children are saying? Naririnig mo ba ito, Kristo, na pinupuri ng mga bata ang pangalan mo na parang ikaw ay Diyos? Sabi ni Jesus, yes. Pero have you never read from the scriptures? From the mouths of infants and nursing babies, you have prepared praise for yourself. Nandun manggagaling ang papuri sa Diyos. And he left them. Hinayaan sila ni Lord. Nagalit sila eh. So, lumabas na si Lord and went out of the city to Bethany and spent the night there. So, hindi ko na mabasa yung ilalim. But anyway, what can we learn from here? Jesus healed the blind, the lame, because this is the purpose of God. So, number two, God's purpose is unstoppable. Kung ano talaga ang kalooban ni Lord, yun ang mangyayari sa buhay mo. Kahit ano pang struggle natin, kahit ano pang kontra natin, masasaktan lang tayo, mangyayari at mangyayari ang kalooban ni Lord sa buhay mo. And mind you, the purpose of God is more beautiful than your plans. Why not allow it to happen? Anyway, our plans are not that beautiful. Why not allow God's purpose to happen in your life? Because mas maganda din naman talaga purpose ni God, di ba? Sa simbahan, yun na nga, kinorek ni Jesus. The purpose of God is more beautiful than ours. Tama. So, ang simbahan, hindi na gumagawa ng mga, ano, ng mga kalooban ni Lord. Negosyo na lang, pera-pera na lang. And ang problema pa, ito ah, pag hindi mapagmatsyag ang mga leaders ng church, like us, mga pastors, magiging close lang kami sa malaki ang magbigay. That's idolatry. We should be close to the brokenhearted because the heart of God is close to the people who are helpless, who are poor. May problema kung close lang ang pastor sa mga malaki magbigay. I'm giving this warning to all churches. We pastors should embrace even the outcast, the helpless, the poor, yung walang makain, yung walang masyadong influence sa buhay. Hindi yung didikit lang kami sa malaki magbigay. That's a warning to us. Eh, ganun din naman sa mga miyembro ng church. Huwag tayo mag-friend lang sa mga kauri natin na kasi rich kami, so rich lang. Why not reach out the people who are helpless, who cannot help themselves, who cannot repay you when you give? This is all God's purpose, that we reach out the sick, tulungan ang poor, tulungan yung walang-wala sa buhay. Di ba yun yung ginawa niya? Pumunta yung mga walang-wala sa buhay sa kanya
kasi hindi na sila welcome eh sa simbahan eh, yung mga lame, blind, hindi sila welcome sa temple. Pero buti na lang si Jesus, pastor, is it kapag may love gift on church worker, pwede niyang hindi tanggapin. Pag binigay sa pastor ang love gift, hindi masamang tanggapin yan. Pwedeng tanggapin. Kasi binibless ni Lord yung nagbigay. So para ma-bless din yung nagbigay, tanggapin dapat ng pastor yon. Intindihan niya? Para mag-flow yung blessing. Kung hindi ko tatanggapin, kunwari may nagbigay sa akin, may nagbigay sa ministry, may nagbigay din para sa akin, tanggapin ko. Because mag-flow ang blessing if I allow that person to give. O, pag sinabi naman, need mo talaga, i-receive. At lalo na kung sinabi, pastor, para to sa'yo, hindi to para sa ministry. Okay? Pero pag sinabi rin sa ministry, then mag-accounting tayo. Okay? So, usually, when ako ha, sample lang, pag merong kinakasal, usually may taripa yung mga pastor at pare, di ba? Pero ako, I let it be. Kung magbigay, mas bless sila. Kasi bless nila yung nag-bless kanila eh. I mean, ang pastor nagbigay ng timeless truths, mga lessons na magagamit all their lives, tama? Ang makeup artist, nag-makeup, after 3 hours, wala na yan. Pero nandito yung irony. O, sa magpapakasal dyan, tuturuan ko kayo. Yung makeup artist, binayaran mo ng 15,000. Pero yung makeup na ginawa niya, hanggang 3 to 5 hours lang yon. Yung pastor na nagbigay sa'yo ng wisdom, binigyan mo lang ng 1.5. Hindi ka mabibless nun. Okay? Hindi yan pera-pera. Ang sinasabi ko lang, appropriate, hindi appropriate na nagbayad ka sa makeup artist na hanggang 5 hours lang yung makeup, pero sa pastor na nagbigay ng wisdom at blessing ni God na ma-experience mo all your marriage life, binarat mo, walang blessing doon. Okay? Although, ako ya, personally, yun nga, I don't give na sabihin ko, oh, ito ha, ito talaga yung babayaran mo sa akin. No. I let it be. I just educate them that dapat appropriate. Kung nagbabayad ka sa photographer ng 15K, 25K, bakit sa pastor 2K lang? Hindi yon appropriate. Walang blessing yan doon. Intindihan nyo na? I'm educating you. Binigyan ka ng pastor ng prayer, ng blessing. Pastor, libre pa minsan. Meron yan, true to life. Blines na ng pastor yung couple, nagkaroon ng magandang wedding ceremony. Nagpaalam yung pastor, hindi pinansin. Nagpaalam ulit, uwi na ako ha, layo pa naman ng bahay. Oh, okay pastor, bye. Pangatlong paalam, uwi na ako ha. Okay pastor, uwi ka na. Hindi niya na-realize, walang pamasa yung pastor pa uwi. Nilibre niya yung pastor. Kasi pala, yung hotel ng pastor, yun yung bayad. Ay, hindi naman tama yun. Paano siya uwi ng bahay niya? Diba? So anyway, this is not about money. This is about giving appropriate gift to people who served you. Intindihan niya na? Ha? Hindi to pera-pera. This is about giving appropriate gift. Okay. Praise God, yes. Ang mga pastor ay regalo sa atin ng Diyos. Ako, I became a pastor because there are a lot of pastors who also influenced me and invested their life to me. And now the purpose of God to me is happening. I'm now a pastor. Again, no, tumakbo din po ako sa Panginoon. Ayaw ko rin magpastor noon. Although obvious na obvious, may calling ako sa Panginoon. Tumakbo ako na parang si Jonah. Si Jonah kinain ng malaking isda, di ba? Ako hindi naman ako kinain ng isda. Pero ang nangyari, nahirapan ako sa pagtakbo at sa pag-escape sa will of God, sa purpose of God sa buhay ko. Hanggang na-corner niya ako. Na-corner niya ako at nag-yes ako with all my heart. May hindi magandang nangyari sa akin. Kung gusto mong malaman, one-on-one tayo. Share ko sa'yo. Anyway, exciting yun ha. Yung
gusto ko pang alisan ang kalooban ni Lord, pero kinornar niya ako. So, God's purpose is unstoppable. Hindi ka ba natutuwa ngayon, tonight? Kahit anong plano mo sa buhay mo, ang mananaig ang magandang purpose ni God. Because God doesn't make plans actually. Because He knows everything, God doesn't make plans. Merong kasabihan, heaven has no plans, only purpose. Because the Lord knows everything. Bakit pa siya magplano? Eh pastor, ano naman yung verse na I have a plan for you, plans to prosper you and not to harm you. Di ba plans yun, pastor? Hindi. Sa original word niyan, thoughts. I have thoughts for you. So connected siya sa purpose. Thoughts to prosper you. Di ba? Meron pa isang verse na nag-support nito. The thoughts of God are higher than our thoughts. So thoughts yun. I have thoughts. I have purpose for you. Purpose not to harm you. English kasi ang Bible, kaya nagkaroon ng word na plan. Okay? Naintindihan niya? Okay. So ano pang ating matututunan sa number two? Kanina, the presence of God is irresistible. Number two, the purpose of God is unstoppable. Sinabi sa John 16:33, I have said these things to you that in me, sa akin, sabi ni Jesus, sa akin, you may have peace. In the world, you will have tribulation. Wala kayong peace sa mundo. Kaya kahit makuha niyo pa lahat ng pera, kasikatan, posisyon, influence, wala kayong peace dyan. You will have peace in me, sabi ni Jesus. Sa kanya tayo may peace. Oo, sa mundo may tribulation kayo, but take heart, I have overcome the world. Merong problema sa mundo, ha? Sure yan, sabi ni Jesus. But take heart, I have overcome the world. So tayo, mag-trust sa Kanya kasi Siya mismo, in-overcome niya ang mundo. And for sure, His purpose will happen no matter what. Dito sa Matthew, no, makikita mo na those who were blind, yung may underline, talagang ang purpose ni God is pagalingin sila. Tama? So we talk about the purpose. So ngayon, we will talk about yung from the mouths of infants and nursing babies, you have prepared praise for yourself. Panggagalingan ng papuri ang mga babies. Na kahit yung iyak nila, papuri yon sa Diyos. Ha? So ibig sabihin nito, nagalit yung mga punong pari kasi ayaw nga nila na pinupuri si Jesus na parang Diyos. Pero hindi. What can we learn from here? Number three, the last truth. God's praise is untamable. Hindi mo kayang matame. Kuwari, ang tame, ginagamit ito sa mga wild animals, di ba? Na hindi mo kayang paamuhin. Ganon din naman ang papuri ng isang taong niligtas ni Lord. Yung mga taong pinagaling ni Lord. Magpupuri at magpupuri sa Panginoon yan. So yun. Yung mga taong pinagaling ni Lord, yung mga bata na naka-experience ng power ni Jesus, nagpuri kay Jesus. Although gusto pa sanang patigilin ng mga punong pari yung mga bata sa pagkanta ng papuri kay Jesus, sabi ni Jesus, if they stop praising or if they stop shouting, the stones will cry out. Yung mga bato mismo ang magpupuri sa akin. Intindihan niyo? The praise of God is untamable. Hindi natin kayang ipigilan. No? Nakakalungkot lang. Maraming churches, binabato ng mga kapitbahay kasi maingay daw ang praise and worship. Pero bakit pag pista, bakit pag video, okay, wala namang nagbabatuhan. Pero pag simbahan na yung maingay, magrereklamo yung kapitbahay. Pero pag nag-video kay hanggang alas 10 ng gabi, hanggang alauna pa minsan, walang nagre-reklamo. Ha? Kasi nga, pagpapuri sa Diyos, maingit, maingay sa tainga ng kalaban ni Lord. Maingay yan sa mga unbelievers, maingay yan sa demonyo. Ayaw nila ng papuri sa Diyos. Napansin niya? Pag-video kay, no? Walang nagre-reklamo. Nag-aagawa ng mic pa. Pero pag meron na kang papuri sa Diyos, maraming kumukontra.
but you can never tame the praises of God. Sabi ni William Temple, worship is the submission of our nature to God. Of all our nature to God. Ah? Akala nyo ang worship, kanta-kanta lang every Sunday? Basahin natin to. Maiiba yung mindset nyo. Worship is the submission of all our nature to God. Yung ating being submitted to God. It is the quickening of conscience by His holiness. The nourishment of the mind with His truth. No, hindi ka man maka-worship kung walang word of God. The purifying of imagination of His beauty. Diba? We behold His beauty. We gaze on the beauty of Jesus. The opening of heart to His love. And the surrender of the will to His purpose. Yun ang totoong worship. Hindi lang to tungkol sa kanta-kanta. Ah, submission of our nature, of our being, the quickening of conscience by His holiness, nourishment of mind with His truth. No? Hindi naman talaga makaka-worship ang taong hindi nagbabasa ng Bible. Eh. Purifying of the imagination. Minsan dami nating iniisip na hindi maganda. But if we look at Jesus, nawawala yan. Napupurify tayo. Opening of our heart to His love and surrendering of our will to His purpose. Di ba? Connected to sa second truth natin, yung purpose. Kaya dapat tayo mag-surrender sa purpose ni God. Ano pa? Sabi ni A.W. Tozer, in almost everything that touches our everyday life on earth, God is pleased when we're pleased. He wills, ang kalooban niya, that we be as free as birds to soar, na parang walang problema, and sing our Maker's praise without anxiety. Yun ang gusto ni Lord. Yung parang lumilipad tayo. Nag-soar high ang buhay natin na parang bird. At also na parang bird din tayo pag pumuri sa Diyos. Walang bahid na anxiety. Walang worries. We just praise Him like the birds. Naintindihan niya? Ganun dapat ang buhay Kristiyano. Soaring high with wings like eagles. Meron yan, verse sa Isaiah. And also, singing the praise of God without anxiety. Minsan, ang hirap sa atin, nandiyan na tayo nagkakanta every Sunday habang nagkanta tayo. Ano bang mga kanta sa Sunday? Nothing is impossible. Nothing is impossible. Pero may baka hindi kaya. Lord, baka hindi ko kaya. Meron tayong anxiety habang pupuri sa Diyos. Totoo bang walang imposible, Lord? Kumakanta ka pero sa mind mo nag-aagaw-agaw yung totoo ba? Nothing is impossible. Mga ganun. We should praise the Lord without anxiety. Huh? And ano pa ba? Yun na yun. So again, the presence of God is irresistible. The purpose of God is unstoppable kahit anong gawin natin. Kaya surrender na tayo sa purpose niya. And the praises of God is untamable. Sana no, pag nagpuri tayo sa Diyos, hindi tayo napipigilan. Ganon din naman sa pagsisilbi sa Panginoon. We go to serve God, walang pigil. Kahit umulan, bumagyo, we will worship God. No? Kahit anong mangyari, we worship God, we serve God. Hindi yung ay, umulan, ayoko na. Ay, masakit ulo ko, ayoko na magsimba. Ay, wala akong pera, hindi na ako pupunta. Sana unstoppable din tayo sa ating pag-serve kay God. Okay? So, God bless you all. That's the message of Palm Sunday. Salamat po sa lahat. Galing. Ganda. Grabe, no? Ang dami na naman nating natutunan at naintindihan dun sa pinanggit ni Pas, no? So, ako number one with the truth, no? With God's presence is irresistible. And ang ganda nung binigay ni Pas na ano, no? Example doon, yung sun house. Na yung ano yun, the Christian does not think God will love us because we are good, but that God will make us good because He loves us. Ang galing, no? Kasi na-encounter ko na to, na ang defining factor daw ng isang Christiano is love, no? And I really agree because we have to love, kasi yun nga daw ang
magpapakilala sa atin bilang Kristiyano. Parang sa ano yun eh. Tama ba pa sa John 13? 34? Ito sinerch ko eh. Yung a new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. No? Mm. Ang galing, ang galing. And gusto ko lang bigyan ng emphasis yun, no? Yung part na yun. Kasi this may serve as a warning, no? Kasi if not careful, this will lead to people pleasing, no? Compromises. Kompromiso. Ano ba ibig sabihin ng kompromiso? Pinagbibigyan mo na. Diba? Yung mga bagay na alam mong bawal pero kinokompromise mo na. Pinagbibigyan mo na or pinapalagpas mo na. Diba? Or reputation conscious. Kasi nga, magiging ano yun eh. It's how people see us rather as being faithful with God. Kasi iba ang definition ng love ng mundo sa definition ng love in a Christian sense. Diba? Kasi yung brand kasi ng love as Christians ay hindi aprobado ng mundo eh. Diba? Kaya nga pinapersecute si Lord eh. No? So ang tendency ay we'll tend to work on our loving reputation. Na masyado na tayong nagiging conscious na kasi nakafocus na tayo sa paano nyo ba ako nakikita? Di ba? Ay, baka sabihin ni ganito, ganyan ako, KJ ako eh. Di ba? Yung mga ganon. No? So, kahit na may mga kompromiso, it's okay. Basta, makita ko ng mundo na loving. Nako, mali yun, no? So, basta ito lang yun, no? Remember, dahil sa love ni Jesus, nagalit ang mga tao, nainis ang mga tao, and if you are planning to love just like how Jesus loved, eh humanda ka, maging parang si Jesus. Pinagtatawanan, niloloko, ipinapahiya, di ba? Kasi dahil doon, pwede kang tingnan ng ibang tao na ano eh, panhid pala to. Di naman pala talaga to, ano, kumbaga unloving ka. No? So, if you think you love or we love like Jesus, no, baka akala mo ikaw na yung ano crowd favorite. No, mali eh, mali, no. So ang ganda na it serves as a reminder kasi sabi nga rin kanina sa service pass kasi ano yun eh, ito yung unang step eh, yung diniscuss ni pass eh, no, kasi kanina do sa service nakarating na dun hanggang sa hinuli na siya. No, na ang galing, ang pinakatumatak sa akin kanina is yung part naman na sinabi na yung ano eh, dinidiscuss na ni Jesus yung mangyayari. Diba? Na ide-deny mo ko ganito, ito, ganito yung gagawin mo. Diba? Pero sinasabi natin na ano na, di, love na love kita, Jesus. Kahit iwan ka ng iba, samahan kita. Diba? Pero nung dumating na doon sa part na yun, no? Ang galing. Humbled down tayo. Na ang yabang pala natin talaga. Sobrang yabang pala natin talaga sa Panginoon. Na tama eh. Parang yung worship ni, ano, yung sabi ni Pascal sa worship, no? Through you, I can do it. Pero yung isip mo, no? Baliktad. Walang imposible. Pero maya-maya, parang ano lang, isa negosyo lang. Pag magkakasama tayo, kaya ko to, yayaman na ako. Pag mag-isa ka na lang, yayaman pa ba ako? Nagiging patanong na, no? Tama, eh, ganun din. Ang galing, no? Dun sa part na yon. Kaya, I was reminded and humbled, no? Na tayo eh, talagang napakayabang natin, no? But if we have the humility, no? Para umarap kay Lord and truly love like Jesus. Na kapag naintindihan mo kasi itong part na to, na pagdadaanan natin ngayong linggo na laging nire-remind, no? Kung anong ginawa ni Jesus on the cross. Wala eh. Talagang mahihiya ka, ano? Mahihiya ka talaga. Mahihiya ka sa ginawa ni Lord para sa atin. Ayun lang. Ayun. Ay, may gusto ba mag-share?
Sure ako si GLJ Mark muna. Ayan. Sige, go. Sino gusto mag-share? Mag-unmute na, mag-unmute. Sige, Dan. Ako na lang. Okay, go. Ano, mukhang tumakbo pa si GLJ Mark. And hi, Pas. Hi, everybody. Hi, Mother. GLJ Mark, Michelle, Richelle, Rose, Joanna, Mary Jason, and Jill Lawrence. Hello, everybody. Nakakatuwa, ano, Jill Lawrence, kasi parehas na naman kung ano yung, ano yan, identical talaga. It's really the Holy Spirit's calling or talking to us talaga na for us to be reminded, no? Kadalasan, totoo yung sinabi ni Pase, kadalasan talaga, we have this kind of culture na, na basta pag Pilipino ka, automatic, magbe-benetensya ka, automatic, may paraspas ka tuwing Sunday, or automatic, lahat ng nakagawian, meron pa nga akong naranasan dati, nagpasyon pa. Yung buong araw kang gising ng ilang bago mamatay si Kristo doon ng Wednesday, right? Ay, naman ba? Wednesday, oh. Bago siya mamatay, yun yung ano. Ay, Friday pala, sorry. Wednesday nag-start hanggang Friday. So, yun. So, kumbaga, ano, tuloy-tuloy yun na walang patid, na parang isang book ata yung babasahin mo ng pakanta. So, ito sa, ano, a reminder for us na, oh nga, no, kasi bago pa rin naman talagang lahat pass, we were saved before. And reenactment, usually for a movie, usually ginagawa nila yun to interpret po, di ba? And hindi lahat ng movies pare-parehas. And so do kapag ginawa mo na, ginawa mo yung mga part na yun, hindi ka naman masasave by that eh. Kasi pag ano, sakit pa rin ang katawan mo, diba? Ganun pa rin naman eh. And not until you really accept Christ as your Lord and Savior. And tama rin yung sinabi mo pa sa Jeremiah 29:11, diba? For I have plans for you, declares Lord. Yung pinaka-verse na yan, ang pinaka-laging tumatatak sa akin, whenever kapag may sinasabi si Lord sa'yo na something na something that He will do, meron pa rin siyang, pero gawin mo to. Diba? Hindi yung lahat lang ibibigay din talaga sa inyo ng Lord. And hindi lang to sa mga panahon din na when we are down and we are in like down spirit or low spirit na ma-reach out mo siya. Kasi anytime naman, He's really there. And I like the one that you said earlier, Pastor, na it also makes sense to us na marami talagang mga ano, may mga purpose talaga si Lord, no, na mas maganda kesa sa ano natin, gusto natin. Sometimes kasi we want this, but hindi yun yung plans ni Lord eh. Sometimes we tend to say, Lord, ba't di mo binigay? Eh, yun nga yung gusto ko eh. Di ba? Minsan kinwestiyon mo pa, nakipag-argument ka pa sa kanya. Pero at the end of the day, hindi yun talaga kasi yung binigay ni Lord. There's really something more than that na hindi mo pa na-imagine na ibibigay talaga mismo ni Lord sa iyo. And I like the thought na sinabi mo yun, Pas, and totoo eh. Kasi imaginein mo ha, there are times na mas malaki pa yung binibigay natin sa mga bagay din naman na hindi rin naman talaga nakakatulong sa atin, lalo na sa heart natin and our spiritual growth also with the Lord. And makeup, mga ganun. Kaya mapapaisip ka, no, Jelon? Kung ikaw-makeup mo, yung entourage mo, lahat ng mga yan, di ba? But then, hindi mo maibigay. Parang ano lang din eh, let's not talk about the pastor, but also our tithes or yung offering that we give also for the Lord. If we always think at the surface na the reason why sometimes we help people, hindi naman talaga mawawala yan. But then again, sometimes there's people really deserve to be helped. And also, there's people or there's a ministry also and a church that really do, I mean, serve people. And in that kind of case, if you don't understand what it means, hindi mo talaga siya maintindihan. Ang isipin mo lang, kaya ganito. We have so many questions in mind. But at the end of the day, di ba, ano ba yung nagagawa nitong nung tao na to or itong
church na to or alam mo yun, sa life natin and spiritually or spiritual growth din natin. And one thing that I really appreciate, yung love ni God sa atin kasi is really unconditional na, alam mo, sabi ko nga kay J.L. Lawrence, nag-usap kami last time, J.L., grabe lang yung, may ano na ako, yung may mga times na, for example, it's bound to happen and I can see it already. Na ganun yung mangyayari. So, grabe kasi whenever you have, like, you're walking towards to the Lord, sobrang lumalakas din talaga yung ano mo eh, spiritual growth mo and at the same time, pati yung mga attacks of the enemy. So, talagang kailangan mong mabalance kung paano. Pero grabe lang kasi God answered my prayer. Sobrang ambilis nga eh. Minsan nga, unlimited na yung sinesend sa akin ni Lord. And it's the same message na I really have to, ano mo yun, see as well. And I'm blessed. Why? Because a lot of people, I'm surrounded by Christian people who lifts up everyone else. Yun naman talaga yung importante. Yung circle mo na kung saan ang ino-honor si Lord talaga. So I'm grateful to you guys. Ayan, discernment ng anak ng Diyos. Jel J. Mark, and si Rose, lahat kayo. Thank you. And mother, hi. Ayan. Discernment yan ha, yung binibigyan ng clue ni Lord, makita yung mga bagay o maintindihan bakit nangyari ito, kahit masakit, bakit nangyari. So discernment yun, ibigay ni Lord sa lahat ng kanyang mga anak. As minsan before and after pass, kaya ang galing lang. So mas na-appreciate ko rin talaga yung more on devotions and reading of the Bible kasi it really helps a lot. Lalo na kapag, kasi ano yun eh, ang dami ko na sinabi, Jelons, baka maubos na ng oras. Ang na-appreciate ko lang kasi, ito yung isang sinasabi ni, nung sa preach kanina rin sa church, Jelons, do not isolate yourself. Kasi even in business eh, ganun din eh. If you isolate yourself, if inalis mo yung sarili mo sa isang sitwasyon and lugar, just because you don't feel good or you're hurting and all, mabilis kang mawala ng fire. Lalo na sa spiritual growth mo. And you tend to do some things na hindi naman nakakahuli kay Lord. Eh, di wala naman nakatingin eh. And all, wala namang nagsasabi eh. Hindi naman ako nasabihan na ganito yung gawin. Pero at the end of the day, if iisipin mo, the people around you is not the judge, but it's the Lord. Siya yung nakakaalam na kahit na hindi mo sinasabi, alam niya lahat ng galaw mo. If it's wrong or right and all. And the gift of God is, alam mo yun, we can repent on it. But then, syempre, let's not continue doing it all over and over again. Kasi, you have awareness already eh. Diba? Parang ganun. Hindi, parang ganun. Ganun talaga. So, yun lang, yun lang. Yun lang ko na naman sinabi. Jer J. Mark, magbukas ka na ng cam. Tama, no? Speaking about traditions, hindi ko alam kung bakit pag Holy Week, laging horror yung mga ano movies. Kung hindi horror, basta trailer. No, may at maya puro horror, no. Pero ang galing. Yung tama din no yung mga tradisyon, grabe no. At least ngayon mas malinaw. Nagiging malinaw na sa iyo kung ano yung tama. And at the same time no, yung love like Jesus. Grabe talaga. Grabe talaga. Mm-hmm. Grabe talaga. Ala GL J. Lawrence, kagabi ko pa nababasa yung live like Christ-like life. Diba? Ako nga ako naman nagpaalala sa akin is yung faith ulit. Parang yung topic na naman natin nung isang ano, yung faith na nireveal sa akin ni Lord yung part na yung si Peter kasama niya yung naglakad doon sa tubig, diba? Pero lumubog. diba? Pero sa dami niyang kasama, siya naman yung nakalakad. Diba? Tama. Pero, ang galing lang, dun sa part na sinabi ni Jesus sa kanya, you have so little faith. Diba? Why did you doubt me? Pero, kung titingnan natin, na parang, alam mo yun, parang, akala mo pinagalitan ka ni Lord. Pero, if you look at it deeper, na, kaya tama yun. Ang sarap magbasa ng Bible. No? Kasi, iba-iba yung message, iba-iba yung nare-reveal niya.
Lalong-lalo na ngayon, tropa na natin yung author. Diba? Kaya nung ano, sabi ko, ano, lit, you have so little faith. Malamang hindi naman tayo papagalitan ni Lord kung wala siyang gusto sabihin eh. So, tinanong ko. Paano ko siya tinanong? Ginugel ko. Anong definition ng little? Meron, yung una doon, of course, yung maliit, no? Pero di ba may mga ano yon, may second, ano, meaning, third meaning. Nakalagay doon, time, duration. Then, it hit me na, oo nga, no? Baka yung sinasabi ni Lord na sa dami ng believers, faith naman talaga nagpapatagal sa atin. Pero, kung bakit madaming nawawala or madaming nalilihis na believer, kasi hindi rin tumatagal yung faith. No? Kumbaga, over time, parang nakukonsume siya until there's nothing left. No, hanggang sana wala ka na, naligaw ka na, hindi mo na alam kung ano yung ano talaga yung purpose mo, 'di ba? At hindi mo na naintay yung gustong gawin ni Lord. No? Kaya ang galing, galing lang. Anyway, sige, next. Rose, ikaw na daw, Ro. Volunturo, no? Sige, go. Sige po. Sige po. Praise the Lord. Thank you, Pastor. Ayan, sa akin, Pastor, sobrang relate kanina. Especially para umpisa pa lang eh. Ayun sinabi ni GLO, yung The Gift of Life. Doon pa lang panalo na tayo na binibigyan talaga tayo ni Lord ng buhay everyday. No? Totoo talaga yun. Na minsan din natin na-appreciate ang tinitingnan lagi natin, sitwasyon natin na hindi maganda. Pero yung nag-provide si Lord ng buhay para sa'yo, malaking blessing talaga. Ako, Pastor, siguro highlight ko lang, Pastor, yung takeaways ko na yung part na i-surrender lahat talaga kay Lord. Yung give up the struggle and the fight. Yun talaga. And doon natin makikita talaga na yung sinabi ni Pastor na si Lord is omnipotent, no? God is all-powerful talaga. Na hindi naman talaga natin kaya sa sarili natin talaga na wala talaga tayong kakayanan, as in 0%. Hindi natin kaya, wala tayo, as in 0%. Pero, but because of God's grace, mas nagiging magaan, mas nagiging smooth. Pastor, gusto kong i-highlight sa'yo and gusto kong i-testify this time yung grace talaga ni Lord sa buhay ko. Pastor, last year, tumakbo din ako kay Lord. Kasi Pastor, last year, inassign na ako ni Pastor, na pastor namin sa church, na mago once a month mag-preaching ako, Pastor. Pero hindi nangyari. So, last year yun, Pastor, hindi ko alam, parang dinala kasi ako ni Lord, Pastor, before na gusto ko maging blameless, holistic part ng buhay ko kapag tumatay ako sa pulpit. And kapag may mga ginagawa kong kasalanan na hindi naman ganun, pero as again, kasalanan pa rin siya. Parang ayokong umarap sa pulpit. So, to cut the long story short, Jello, Ma'am Naan, and everyone, hindi natuloy last year yung call, yung tinakbuhan ko talaga si Lord, totoo. Admitted ako doon. Alam ni Lord yan na hindi ko na talagang sinet aside ko yung calling na yun sa akin. And kaya pala, parang hindi ganun naging smooth yung buhay ko. And today, praise the Lord, Pastor, granted, yung topic today is relate at some point, ilang percent related. Number one, Pastor, pinag-usapan namin kanina during Sunday service, yung spiritual growth ng isang tao. Na number one, you need to identify yung kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Importante na habang lumalago tayo sa Panginoon, alam natin kung ano ba tayo sa harapan ni Lord and sino si Lord sa buhay natin. Pangalawa, importante na habang lumalago tayo sa Panginoon, kay Lord, dapat fully submissive tayo sa Holy Spirit, sa kalooban ng Panginoon. And last, to become like Christ in character. And Pastor, answer prayer lang sa akin tong today. Kaya ito yung fellowship natin na hindi ako inantok. Last year, ilang Sunday, Pastor, to be honest, sinalabanan ko yung antok ko. Kasi talagang saka ito yung fellowship na simula umpisa nandito ka na.
sa Zoom. Oo, di ba? At saka normally kasi Jello sa ano po talaga ako sa Facebook kasi nagtatag ako. So parang ministry ko din yun na itag yung mga ano. Oh, so ma, yun pa ako galing. Nakabless lang. Mm-hmm. So nabibless lang ako today, Pastor, and please pray for me. On fire ako kay Lord ngayon. Set aside sa akin yung mga bagay na hindi okay kay Lord. And Pastor, nasa position ako right now, Jello, and everyone na nandito, na ano ko, tinitignan ko lagi yung mararamdaman ni Lord. Na doon ako, Pastor, sa position na ayokong i-disappoint si Lord. So, I'll pray na magtuloy-tuloy ito. Kasi, Pastor, sabi ko kanina, nag-reflect ako, yung makaramdam ka ng ganito, na nasa position ka ngayon, na ayaw mo ma-disappoint si Lord sa buhay mo. Ibig sabihin, nag-upgrade yung level of maturity mo. Because of God, because of Christ alone, because of the power of the Holy Spirit. And gusto ko din to, Pastor, na maranasan ng mga nakakasama ko na walang, kaya nga pa, Pastor, kanina, nag-short video ako na sa buhay natin, walang ibang, hindi pwede maging center na buhay natin yung mga bagay na sa paligid natin o yung mundo, kundi ang dapat at ang nararapat lang na maging sentro ng buhay natin. Walang iba kundi si Kristo. Yun lang talaga. And ako, Pastor, nabibless lang ako kasi ang galing lang ni Lord. Sobra lang ako nabibless, Pastor, kung paano kumilos talaga si Lord sa buhay ko. And ngayon, Pastor, konti-konti ko na na-win yung mga pamangkin ko. Kanina, tatlong pamangkin ko na sa church. Yung sister ko, 3 Sunday na, Pastor, tuloy-tuloy. So I'll pray na magtuloy-tuloy even yung mga kapatid ko na makasama ko din sa church. Kasi, Pastor, alam natin malapit na bumalik si Lord. Amen. And ito yung time talaga na hindi ka pwede maging kampante. Parang hindi pwede. Kasi, Pastor, malaking part sa atin bilang Kristiyano na maging aware tayo sa part na yun. Na merong binigay si Lord na task sa atin nung nag-ascend siya sa heaven. So, parang ako mismo, Pastor, reminded Jello, Ma'am Nani, everyone nandito na may sobrang importanteng calling tayo kay Lord na dapat masunod, no? And again, pag dumating si Lord, yun na talaga yun, di ba? Thank you, Lord. Pero yun po, Pastor. Praise the Lord po. Praise God. May sinend ako sa chat, Philippians 2:13. Ito yung pinag-usapan natin. Ito yung sinasabi mo ngayon na gusto mo i-please si God. Pero again, ha, tingnan natin, ha, kung paano siya gagalaw. Ha. Basahin ko, ha, that energy is God's energy. Okay, take note. Kay God ang lakas para maka-obey tayo. Okay, gina-clarify ko lang, si God hindi energy. Ha. Siya ang source. Hindi siya energy. God siya. And also, ang energy natin to serve daw, sabi ni Paul, is from God. An energy deep within you, deep within us. Anong energy? Ha? Paano ba i-down to? Energy within you, God Himself willing and working at what will give Him the most pleasure. For it is God who is working in you, J. Mark, enabling you both to act for His good purpose. Yung desire mo, siya mismo gagawa yun for you. So magre-respond ka na lang by surrendering. Gawin mo na. Amen. Di ba? Hindi talaga siya by own works eh. The desire to please God is found in Philippians 2:13. It's God's energy working in you both to will and to act for His good purpose. Makaka-act tayo because siya mismo ang magbibigay ng energy, ng strength na manggagaling sa kanya, hindi galing sa atin. Your desire is very good. And good news, gagawin niya yon for all of us, sa ating lahat. Alam niyo naman, si Lord pa rin ang panggagalingan ng faith, panggagalingan ng strength, panggagalingan ng para tayo maka-obey. Siya pa rin ang mag-enable. God bless.
Galing, no? Thank you, Pastor. At saka, Pastor, natanong ko din kanina kasi na-encounter ko kanina. Binigyan kasi ako ng love gift ng church. Ay, ikaw pala eh, hindi yun. Ko naman... Oh, eh, hindi, Pastor, hindi ko po talaga alam. Eh, hindi ko naman po, Pastor, parang sabi ko, parang makatulong na lang sa church. Sabi first ko. First time, ah. Oh. Oo, oh, Pastor. Binigyan ako ng ano namin, ng work ng leader ng church na nagpa-facilitate ng sa income. Eh, first time ko, Pastor, sabi ko, Lord, di ko naman need, so hindi ko na lang po kunin. So, yun po. Pero thank you, Pastor. Next time, kunin mo talaga yon kasi para i-bless ni Lord ang nagbigay. Yes po. Thank you, Pastor. Tapos, kung hindi mo kailangan, then bigay mo sa iba. Apo. Galing, thank no? You. Anyway. Galing, galing. Abi, ako, hindi ko naman sinasabing nandun ako sa point na... Alam mo yun. Siyempre, kung sasabihin, hindi naman ako ganun pa ka-deep, no, sa level. Pero, ako nandun na rin ako sa part na takot na ako ma-offend si Lord. Na yung every time na may gagawin ka, inisip mo, grabe. Ano yun, meron ako napanood nun na every time na may gusto kang gawin, and every time na feeling mo wala naman nakakakita sa'yo, di ba? Or feeling mo, kumbaga nahihirapan ka mag-desisyon sa tama at mali, no? Ang sabi dun sa video, isipin mo, what if kaharap mo si Lord ngayon? Or si Lord yung kausap mo ngayon? What if, nandun ka sa harap niya ngayon, ginagawa mo yung part na yun? Di ba? Will you be accountable? De, kasi, ang context ng video niya is about ano eh, pornography, no? Na what if nandoon ka sa part na 'yon, ginagawa man kung anong ginagawa mo, kaharap ka ni Lord. Tama eh, no? So ang galing lang na every time na meron ka naiisip or may kasi nga inisip mo pa nga lang it's a sin eh. 'Di ba? Pero it's a way for you to be reminded na nalugod-lugod ba to kay Lord? Diba? Na, again, ako hindi pa naman ako ganun super malalim. Pero hindi rin ako para magpaka-ipokrito. Kasi, again, many will say, Lord, Lord, I love you. Pero, at the end of the day, alam naman ni Lord yun eh. Diba? Kaya, grabe. Kaya every time na naririnig ko yan, na talagang ano, alam mo yun, parang natitiri-eyed ako. Kasi, alam mo yun, ang hirap eh. Tama eh. Malapit na dumating si Lord, no? So, dapat din na tayo nagsasayang ng panahon, no? Kaya, yun, grabe, nakaka-bless lang. J-Law, sorry. Ano ba yan? Nakakainis. Kasi bakit? That was the topic that we have yesterday. I mean, hindi yung exact na sinabi mo, but then again, kasi nagkaroon kami ng conversation ni Pastor Anthony kaapon. And, he was telling me na yung eksaktong sinabi mo na maraming mga bagay tayong ginagawan, akala natin kalugod-lugod, pero hindi naman talaga, kasi wala naman talagang nakatingin. Pero alam mo ba, according to him, na hindi man nakikita ng Lord, pero lahat ng mga yan, there's a price to pay. Tama. At the end of the day, there's a price to pay na it will really, it ano, hindi mo, kaya nga mapapansin mo, those people na ganun yung kinukomit, hindi rin talaga nag-flourish. Hmm. O talagang stagnant din talaga sila. And ang lagi nilang sinisisi is kung sino yung creator ng lahat ng mundo. Eh, which is si Lord talaga. So at the end of the day, yan yung consequences lahat ng mga actions na ginagawa natin. Well, everyone is a sinner. But then, ang pinakamahalaga doon, aware ka. Na accountable ka sa lahat ng actions na ginagawa mo. So, ang galing na kasi you're saying earlier, totoo naman talaga yun eh, na alam mo na, ginawa mo pa. Inulit-ulit mo pa. So, yun talaga yung, ano, yung may awareness ka na pero talagang binabaliw lang. So, ang galing lang. Yun lang. Free will yan, free will. Agree. Sabi nga ni Pas dati, no? You can always choose to sin. Pero hindi mo mapipili kung ano yung magiging consequence. No? Minsan, ano pa eh. Kung, ano yan, on the spot pa talaga. O baka, ano,
Coming soon. Oo, tama. Parang sinihan lang yan. Either now Ayun. Showing or coming soon. Coming soon. Tama eh. Yan. Yes, Pastor. Ano po? Napanggit niyo yung this desire to love God, no? So, alam na natin, God loves us. Yung desire to love Him. Good lang po, Pastor. Doon sa mga nakikinig, ha? Hanggang ano na to, next week na to. Kapit lang kayo. Chuchok lang. Then, sige po, go pass. The desire to love God is also good, but tingnan nyo si Peter, nung nire-instate na siya ni Jesus sa Sea of Galilee kasi dininay niya si Christ thrice. So tinanong din siya 3 times, do you love me? Alam nyo, ang sagot na gustong marinig ni Lord, hindi yung I love you too eh. Sabi niya, feed my sheep. Feed my sheep. Take care of the new believers. Take care of the believers. Feed the believers. Yung totoong love is feeding the people of God. When God says, do you love me? Hindi siya naghihintay ng I love you too eh. Titingnan niya kung i-feed natin yung ibang tao ng salita niya. So that when He comes again, ready na yung mga tao to face their Creator. So love is not just feeling sa Panginoon. Yun ang sinasabi ni Lawrence. Iba yung love natin sa Panginoon. Yes, well, and ano pa ba yan? When we obey God, di ba, usually nga, dalawang pendulum palagi. Takot tayo na magkamali tayo or i-disobey natin si God. But mas maganda pa rin when we obey God out of love. Yes. Mas safe yun. Kisa sa takot kang magkamali, out of fear yun eh. Mas maganda yung out of love. Obey God out of love. Parang sa mag-asawa lang yan. Matitempt ka na ma-fall sa ibang babae, but because I love Ma'am Sheila, I will not do it. Galing. So not out of fear, out of love dapat. Okay? Saka napakanipis ng border ng fear and love, no? Na ang galing lang, na-remind ako ng sinabi ni Pat. Kasi love and fear basically means the same thing, na when you love, ginagawa mo siya na kahit hindi mo alam or kahit yung ano, hindi ka sure, pero out of love ginagawa mo siya. Yung fear, ganun din. Takot mo din siya gawin kasi hindi mo rin alam kung ano yung mangyayari. So pareha siya pero magkaiba yung intention. Galing, no? So, ang galing na remind lang ako dun. Thank you, Pas. Ganun din sa ano, maraming tao takot mapampierno. But they keep on going there. Takot mapampierno, pero ang direksyon niya, patuloy papuntang impierno, hindi siya nag-repent. So, why not baliktarin mo, out of love, I will follow Jesus out of love. Hindi dahil takot ako sa impierno, but because I love Jesus. Galing. Love from the Lord. Again, that comes from the Holy Spirit. Fruit ng Holy Spirit yun. Hindi yun atin. Yeah. Yun. With love. Tama. May gusto pa ba mag-share? Last call. Naubusto natin yung airtime. Oo. Hindi, baka may gusto pa eh. Ano eh, libre naman. Si Rose daw, mag-unmute na. Go, Rose. Go, Rose. Volunturo. Ito pa. Yung tumatak lang din po sa akin kanina, yung sa struggle din po. Na yung pag, yung hindi mo, hindi ikaw yung makakapagpabago sa sarili mo. Si Lord po talaga. Kasi kahit, at saka yung sa God, ano yun? Unstoppable. Yung sa purpose po. Na minsan talaga meron talaga sa buhay natin na minsan ito yung gusto natin, minsan ito yung nararamdaman mong gusto mo, pero kapag meron kang paano ba i-explain? May magpo-convict sa iyo eh na parang ito yung dapat mong gawin. Kasi para alam mo sa sarili mo na yun yung hindi para sa iyo. Yun po yung pinakatumatak sa akin na kasi merong mas better na purpose tsaka si plan si Lord sa buhay po natin. Yun lang po, baka maiyak ako.
Yarn. Ah, yes. Back to you, Paz. Sige. So anyway, may coaching kami about second week, yes. May coaching kami about, again, how to study the Word of God sa Wednesday ni Rose. So Holy Week na yan, no? Pero gusto niya pa magpa-train. Praise the Lord for that. Si Lawrence, I don't know kung kaya mo sa schedule mo Tuesday. But again, Holy Meron Week tayo na pass ito. Tuesday, Wednesday. Tuesday, Wednesday, okay. Alauna pa rin. Sige, chat lang. Kasama daw si Mama. Ako, kung gusto niya sumama, pili na lang siya yung Wednesday 8 or yung ano, pwede rin Tuesday 8. Pili siya. Si Rose sa Wednesday 8. Okay? So, sige. Pwede naman sumama siya, Rose, no? Word of God naman ito eh. So, ikaw na lang mag-send ng link pag nagbigay na ako ng link. Ako, Baspas? Hindi, si Rose sa Wednesday 8. Okay. 8 a.m. Hopefully, hindi ako malate kasi maghatid pa ako. Anyway, so, praise God. Actually, yung the passion of Christ, suffering of Christ, naka-prepare na mensahe yun sa Friday. I was invited by my home church to preach the seven words of God. Jesus pala on the cross. The same lang yun. God man siya. But anyway, sayang no kasi every Sunday lang tayo. So next Sunday, resurrection na yung mensahe ko. Yung passion of Christ, hindi ko madidiscuss sa inyo. Pwede pero naman pass eh. Pwede naman. Bale, ano po ba? Tuturo nyo po ba even pwede fasting this week? Thursday, Friday, Saturday? Okay lang po. Pwede naman. No? Pwede rin sa first Sunday. Kasi communion eh. Hmm. And the death of Christ pa rin yun, di ba? Pwede naman doon. Pero again, chat lang tayo what's happening this Holy Week, no? Sige po. Sa mga nagtatanong on how to do fasting, we can have those moments. Just chat us. 5 days, no, pass? Or ano lang, 3 days? 5 days din? Depende. Pwedeng isang araw, pwedeng, ano, depende nga sa atin. We can talk about it if we have time, but just chat na lang tayo. Chat na lang tayo sa ating group. So, na-bless daw si Maria Luz. Thank you so much po. Grabe po, Pas. Help me po. Mas mapalapit ang family ko kay Lord. Praise the Lord. That's our prayer for you, Maria Luz. Ang nandito ngayon is a testimony that nung na-save sila, family nila, nag-follow din kay God. Kasi biblical yan eh. The purpose of God is unstoppable. One family member will be saved, the whole family will follow by the grace of God yan. That's a promise from the Lord, Maria Luz. And we'll keep on praying for you. So, thank you so much for everyone. Sa lahat, no, if you can join the Zoom, mas maganda palagi kung nandito tayo. Picture muna before I have this closing prayer. Thank you, Ma'am Cheryl, J. Mark, Naan, Rose, Richelle. Thank you po, Pastor. Ma'am Anna. Yes, ma'am. Welcome. Joanna, Lawrence. Thank you so much. Let's pray. Panginoon, thank you for reminding us this week sa mga gagawin mo sa buhay namin, sa mga mensahe na nakalaan para sa amin. Lord, as we keep on knowing you more, lalo na remembering what you did on the cross, sa mga sacrifices mo for all of us, may we continue to carry our cross always, every day also, as we deny ourselves. Marami kaming gusto, pero mali. But thank God, you enable us to deny our sinful cravings. Thank you for guiding us. Salamat sa pagpapatawad sa amin, sa pagbigay ng kaligtasan sa amin when you gave your life on the cross. Thank you, Jesus Christ, for being our God, our Savior, our King, and our merciful Lord. Salamat talaga sa araw-araw na guidance, sa presensya mo, sa pag-ibig mo sa amin, which enables us also to love others.
And thank you, God, for this group that we are knowing you more. Maraming nabibless, maraming nakakapanood. Bless Lawrence as he continue to do this ministry. Kahit pagod na siya, but Lord, thank you for your energy that enables him to obey you. At sa lahat na nandito, Panginoon, I just pronounce the blessing of God. Receive the manifold grace of God, the unlimited blessing of God, and allow yourself to become a channel of these blessings of God to other people. This triune God, the Father, be with you. The love of the Father, the grace of Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit, the comfort and the wisdom of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Amen. Regards, God. Regards din kay Erky. Bless my everyone. Welcome.